ritual para sa ating amo na masungit, para mapabait natin siya at the same time maging kaibigan din po natin siya. Palagi niyo pong isipin na mas maganda na humihiling tayo ng maganda kesa naman sa ihiling tayo ng pangit para sa kapwa natin, kasi po sa atin din po ang balik nun. Hi guys! Welcome back again dito sa ating channel. Ang channel na mahilig sa mga swerty. Ang channel na gusto kayo lagi kayo naka-smile at palaging positibo lang ang bumabalot sa ating buong pagkatao. Okay, ang ating video ngayon ay kung paano ba natin paamuhin yung ating mga amo, yung ating mga bossing, yung ating mga supervisor, yung ating mga line leader, o kung sino mang mas nakakataas sa atin. Paano nga ba natin gagawin yun kung sila ay may galit sa atin? Diba? Okay, itong simpleng to na ating gagawin ay napaka-epektibo po nito. Basta samahan nyo lang po ito ng positibong paggawa, malambot na puso, at malawak na pang-unawa. Okay, mag-start na tayo. Kailangan natin ng ballpen, panulat. So, ang kailangan natin ballpen ay kulay black lang po. And, kailangan natin ng maliit na piraso ng puting papel po ang kailangan natin. Puti po, sapagkat ang puti ay simbolo ito ng kalinisan at lahat ng mga wish mo ay matutupad sa puting papel. At kailangan din po natin ng larawan or picture ng inyong amo. Pasensya na po, wala akong larawan. Ayan, nag-drawing na lang po ako dahil idedemo ko lang naman po ito sa inyo. Ayan, for example po, ito ang inyong amo. Ayan, amo, bossing, supervisor, line leader, o whatsoever pa na mas mataas ang rango sa inyo. Kailangan din natin ng isang buong pulang papel. So, ang buong pula ay sumisimbolo ito sa pag-ibig, malambot na puso, at pagiging magkaibigan. Okay, gagawin natin kayong magkaibigan. Mas maganda kasi yung walang galit sa puso, ha? Okay, guys. Ito, mas maganda tong gagawin nyo na nag-focus kayo mag-isa. Wala po dapat nakakaalam nito, kasi ito ay kumbaga yung sama ng loob, 'di ba? Yung galit, ayan, na alam nyo na meron yung amo nyo na galit sa inyo, 'di ba? Syempre hindi mo iwasan na kayo pati kayo sasama yung loob nyo. Pero guys, kapag ginawa nyo ito, kailangan po ay malambot ang puso nyo. Dahil hindi natin kailangan dito yung sama ng loob at yung galit. Hindi po ito magiging epektibo kapag kayo ay may galit at sama ng loob doon sa taong gagawin nyo. So, ang gawin nyo, i-cleanse ang sarili, tanggalin ang galit, maging positibo muna bago po gawin ito. Alam ko pong mahirap, pero kailangan pong gawin yon para maging epektibo po ito. So, ganito lang po ang ating gagawin. Sa isang malinis na maliit na papel, kulay white po ang kailangan natin. Isusulat mo dyan ang kanyang full name. So, dito sa kabilang side na to, ako, for example, ay Juan de la Cruz. Okay, ayan na yung full name ng taong amo mo, supervisor mo, bossing, or kung ano pa yung tawag dyan. Sa likod ng puting papel, isusulat mo dito yung mga gusto mong mangyari. Pero wag po yung masama. Kasi hindi po tatalab ito kapag ka masama yung ilalagay nyo dyan. Yung ilalagay nyo dyan. For example, ilalagay nyo dyan ay naniniwala ako na magiging mabait ka na sa akin. Naniniwala ako at makakamtam ko ang malaking sweldo, malaking appraisal, ayan. Yung mga saloobin nyo. Pero dapat kapag ginagawa nyo to, walang sama ng loob, ha? Alam ko na mahirap po iyon na gawain, kasi alam niyo naman, pag nagalit yung amo sa inyo, di ba, pinagdaanan ko rin naman yan, pero kailangan guys talaga, gawin niyo po ito na malambot ang puso niyo, ha? Mas maganda, positibo, lagi niyo lagay sa puso at isipan niyo. Okay, susulat niyo rito, pwede kahit ilan kung anong kahilingan niyo para sa amo niyo at para sa inyo, yun nga sinabi ko na sa inyo kanina, at kapag naisulat niyo na dyan, ang gagawin nyo dito sa kulay pula na papel, isang buo po ito na kulay pula, ilalagay mo yung kanyang larawan, paganyan, at ilalagay mo yung papel na puti na nasa unahan yung kanyang pangalan. Ako halimbawa ganyan. So, ilagay mo ganun. So, yung mga kahilingan is na andito dapat, nakasulat lahat, ha? And then, ilalagay mo pa ganun. Ayan.
Kapag nailagay mo na yan pa ganun, i-close mo na to. Close mo lang siya pa ganyan. Ayan. Wala namang orientation kung paano siya i-close. Nasa inyo na po yun kung paano mo siya isasarado. And, ayan. Kapag naisarado mo na siyang ganyan, ilalagay mo to sa ilalim ng iyong unan. So, ito, medyo mahirap. Kasi baka mamaya OFW kayo na gagawa nito. Alam niyo naman na mahigpit po sa ibang bansa. Baka mamaya makita ng amo niyong babae na bakit may larawan ka ng asawa ko sa ilalim ng unan mo. So, mag-ingat po. Kailangan po ay ito ay lakipan ng pag-iingat. Ha? Pag-iingat kasi, naku, baka imbis na maging okay ang pakisamahan niyo, maging dulutan pa to ng pag-aaway dahil nga hindi ka naging maingat sa paggawa mo ng ritual na to. Ha, mag-ingat po. Ilagay sa unan ang magdamag and then habang ikaw ay papikit na, syempre manalangin ka na lahat ng isinulat mo ay matupad at magkatotoo. Manalangin ka ng positibong pamumuhay lang, yung maging masagana at maganda ang pagsasama nyo ng amo mo. So doon mo lang siya, pagising mo ng umaga, tanggalin mo siya para na rin maging safe. Saan mo siya pwedeng ilagay? Ilagay mo ito sa alam mong safe na walang makakakita kahit sino. Pagdating ng gabi, again, ilalagay mo ulit siya sa ilalim ng iyong unan hanggang sa mararamdaman mong unti-unti nang bumabait ang iyong amo sa'yo. Lahat ng nakasulat sa papel na puti ng kahilingan, matutupad po. Isa-isa yon paunti-unti. So, ayan guys, panibago na namang ritual para sa ating amo na masungit para mapabait natin siya at the same time, maging kaibigan din po natin siya. Palagi niyo pong isipin na mas maganda na humihiling tayo ng maganda kesa naman sa ihiling tayo ng pangit para sa kapwa natin kasi po sa atin din po ang balik nun. So, ayan lang guys sa ngayon. Marami pong salamat. Nawa po'y nakatulong sa inyo ang ritual na to para magkaroon pa tayo ng mas maraming mababait na amo at mga bossing. Yan lang guys sa ngayon. Marami pong salamat. Babush!